Ang unang pagbasa, pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tugon, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, magdadaup palad. Ang kapayapaan at ang katwiray, magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan namay, maghahari mula sa itaas. Tugon, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Tugon, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo. Sabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi. At mga kababayan, anupat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpa
na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinilabutan sa takot. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at ito. At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa pit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot. Jesus, napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Panginoon, panalangin ng bayan, Ama, tulungan mo kami, Amang mapagligtas, patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo, Ama, tulungan mo kami. Ipinabayaang malunod ni Jesus si Pedro, gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at tiyakon. Tahan ng Diyos, manalangin tayo, Ama, tulungan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mo kami. Amang mapagpala, dumadalang sa anumang uri ng tukso at panganib, manalangin tayo, Ama, tulungan at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Ama, tulungan. Ang ating pansariling kahilingan, manalangin tayo.